Okay, for the final classification, ang concern po natin dito ay yung little fingers. Ito po yung exhibition in numerical figure ng ating reach count. Binibilang po yung loops, di ba? Yung reach counting ng loops at yung reach counting ng whirls. So tama po, pati whirls para sa final classification, nagre-reach count po tayo. I mean, nagre-reach counting po tayo para sa whirl pattern. So sa loops, walang problema dyan dahil alam nyo na yung rule paano mag-reach count ng loops. Para po sa whirls, meron po tayong rules to follow. So under po ng whirl pattern, we have 4, di ba? The plain whirl, the central pocket loop whirl, the double loop whirl, and then the accidental loop whirl. So kada whirl pattern na yan, meron tayong rules na susundin para magawa natin yung reach counting. Kapag daw plain whirl and central pocket loop whirl, ititreat natin siya palagi as ulnar loop. So for example, assuming dito muna tayo sa right hand, ito po for example ay central pocket loop. Sorry sa drawing, pangit. So, i-consider daw natin siya as ulnar loop palagi. So, meaning to say, nagpo-flow yung kanyang recurving reach papunta kay little finger. So, dahil siya ay right hand, eto si little finger, di ba? Eto, assuming daw or i-treat daw natin na ang ating central pocket loop ay isang ulnar loop. So, ang mangyayari dyan, ang flow niya, paganto. Diba? Magiging ganyan siya. So, ang ating delta na gagamitin ay eto, hindi eto, at ang ating reach counting ay papunta dito. Diba? Treat natin siya palagi as ulnar loop. Sa right hand natin, magiging ulnar loop. Paganto siya. So, ang delta na gagamitin natin ay eto. So, for example naman, sa left hand natin, ito siya, di ba? Kaliwang kamay na yan. Asan ang ating little finger? Andito na siya sa kabila. So, assuming na yung ating ridges ay flowing papunta kay little finger. So, paganto siya, di ba? Ang gagamitin natin ngayon na ridge, I mean the delta, ay eto. At ang core natin na hanapin, sorry, ay dito. So, yan siya. Ititreat lang natin siya as ulnar loop palagi kung siya man ay plain whirl or central pocket loop whirl. Kapag naman po siya ay double loop whirl, dapat lagi in upright loop tayo, di ba? So for this example, we have double loop whirl, di ba? Dalawang loop yung makikita natin diyan or twin loop, di ba? Ito yung isa, ito yung isa. Ang lagi nating pipiliin is an upright loop. So ito yung i-reach count natin. So apply lang natin yung proper na reach counting. Para po yan sa double loop whirl. And then lastly, para sa accidental, ito, least reach count yung gagamitin natin. Kasi nga, combination daw yan ng patterns natin. So, automatic two or more patterns with deltas yung makikita natin dyan. So, for example lang ito. Example lang, sorry, again sa drawing. Ito si delta, ito si delta. For example, yan si delta. For example lang yan, madami tayong delta na nakita. Hanapin natin kung anong pattern yan, di ba? I-reach count lang natin siya. And then, yung pinakamaunting reach count natin dyan, di ba? Na makikita mo, yun yung iyong pipiliin. Pinakalis na reach count, yun yung kukuhanin natin. Yun yung pipiliin natin. Di ba? Yan lang po yung final classification. Ang kailangan lang natin ibigay dyan, di ba? Kung ilan ba yung reach count niya. The exhibition of the numerical figure. So, for example, ito siya, sabi natin kanina, two little fingers ang concern natin kay final. Kung kanina kay major, thumb natin, ito naman kay final, ang concern natin is the little finger. Diba? Numerator, denominator. Sabi dyan, exhibition of the numerical figure. Ibigay lang natin kung anong reach count niya. So, 15. Reach count ng whirl natin, diba? We have 8. So, ganyan lang siya. For example, ito ay isang plain arc, di ba? Hindi siya kasama sa loop, hindi kasama sa whirl. Irerepresent lang natin siya again as dash. Di ba? Yan po si final classification. Again, sa reach counting for loops, walang problema. Reach counting for whirls, ito yung i-apply natin. I-treat natin as ulnar loop, si plain whirl at si central pocket loop whirl.
Next is double loop. Lagi yung upright loop yung pipiliin natin. And then lastly, the accidental, yung pinakamaunting ridge count yung ating gagamitin. So yan po, again, si final classification. Okay, key classification. Ito po yung paghanap ng first loop in a set of frames except sa little fingers. Kasi sa little fingers, nakalaan na yon kay final classification. Diba? Again, ang concern natin kay key classification, makikita yan pinaka-extreme left natin, pinaka-dulo, diba? Pinaka-dulo sa ating fraction, sa kaliwa. Diba? Ang hahanapin natin dyan is yung pinakakaunahang loop pattern na makikita natin at ilalagay lang natin kung ano yung ridge count niya. Diba? Pero kung walang loop pattern dyan, yung pinakaunang whirl pattern yung i-reach count natin. At i-apply lang natin kanina kung paano ba mag-reach count para sa whirl pattern. Diba? Una, hanapin natin yung pinakaunang loop. Kung walang loop, pinakaunang whirl yung gagamitin natin. At kung wala pa rin na loop and whirl, palaging dash yung gagamitin natin. So, for example, diba? Ang concern natin dyan is yung pinakaunang loop na makikita natin pero hindi na natin nahanapin si loop sa ating little fingers kasi ginamit na natin yung kanina kay final classification. So, hanapin natin yung unang loop. Ito po ay whirl, 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 whirl. Baba tayo dito, whirl pa rin. Ito yung kaunahang loop. Ilalagay lang natin siya sa ibabaw. Dahil nga sabi ko dun sa video lecture, ito po ay isa sa pinaka-unique na division sa ating classification formula kasi siya lang yung kaisa-isang walang denominator. Diba? Numerator natin siya ilalagay, pinaka-extreme left ng ating classification line. So anyways, ito pong line na yan na nasa ating classification formula, ang tawag po dyan is classification line. So going back, first loop. So for example, walang loop na nakita. Puro whirl yan. Diba? Whirl pattern to. Diba? Automatic, ito yung unang whirl na nakita mo. Assuming na may 15 ridge count pa rin siya, sa 15, ilalagay mo lang. Sabihin natin 16, diba? 16 ang ilalagay mo dyan. So, ilalagay lang natin yung ridge count niya. Kung loop man yan or kung whirl man yan. Kung hindi loop, kung hindi whirl, dash ang ilalagay natin sa kanya. So, yan po si key classification at yan yung pinaka-last na hinahanap natin sa ating classification formula. So, I hope naunawaan.